بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga oras na ito, ang ating paksa na pag-usapan ay kabilang po siya sa sampu na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang kabilang sa kanyang mga sahaba o kasamahan at kabilang sa mga naunang nagmuslim na si Sa'id bin Zaid. Si Sa'id bin Zaid, ang kanyang pangalan ay Sa'id bin Zaid bin Amr na mula sa tribo na Bani Adi. Ang Banu Adi ay isang malaking tribo na mula rin sa malaking tribo sa Makkah na ito ang Quraysh. So, meron po silang koneksyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sila po ay nagmula sa isa sa pinakamalaking tribo sa Makkah na ito ang pamilya o tribo ng Quraysh. Si Sa'id bin Zaid ay kabilang sa mga naunang nagmuslim at kabilang sa nabanggit ng ating mga ulama na kwento ng kanyang tatay na si Zaid bin Amr na sa panahon ng hindi pa naging propeta, hindi pa isinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay siya ay naghanap ng katotohanan. Siya ay naghanap ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Talamak sa lugar na Makka ang pagsamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Kada pamilya ay mayroong mga Diyos-Diyosan. Merong iilan sa kanila na sila ay naghahanap ng katotohanan na sila ay sumasamba sa nag-iisang tagapaglika na sinasabi nila na ito ang naiwan na relihiyon ni Propeta Abraham alayhi salam. At dahil dito, kasama dito si Zaid bin Amr na pinsan ni Umar ibn al-Khattab na kung saan sinusubukan niya na maghanap ng katotohanan. Kaya nung nakita niya na ang mga tribo ng Quraysh ay sila ay karamihan sa kanila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ay kanyang sinabi sa kanila na ito ay mali at ligaw na paniniwala. Bakit mo sasambahin ang mga Diyos-Diyosan? So dahil dito siya ay pinagbawalan ni Umar o si tinatawag na Khattab, yung tatay ni Umar bin al-Khattab, na kung saan siya ay pumasok sa Makkah. Kaya patago siyang pumapasok sa Makkah sa mga panahon na kung saan kanyang pinanatili sa kanyang sarili ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, ang tauhid. Sa panahon na ito, hindi pa isinusugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Zaid bin Amr ay siya ay naglakbay sa mga lugar-lugar para hanapin ang katotohanan na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. So dahil dito sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagsasaliksik ng kaalaman, ay mayroong isang rahib na may kaalaman sa naon ng mga kasulatan na kung saan sinabi niya kay Zaid bin Amr na sa panahon ngayon ay wala kang mahahanap na relihiyon na kung saan ito ay sumasamba lamang sa nag-iisang tagapaglika na katulad ng relihiyon ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Ngunit sabi niya, mayroong isusugo na propeta na siya ay manggagaling sa lugar ninyo, sa Makkah. Ha? So dahil dito, ay agad siyang naglakbay pabalik ng Makkah, ngunit hindi siya inabutan ng buhay papunta na Makkah. Siya ay pinatay ng mga tao bago siya dumating sa tinatawag na Makkah. Siya ay namatay na siya ay naghahanap ng katotohanan at siya ay tinatawag na nanatili sa relihiyon ni Propeta Ibrahim alayhis salam na ito ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. So dahil dito, ang tatay ni Zaid bin Amr ay siya ay hindi na inabutan ang pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit nung tanungin ni Sa'id bin Zaid si Propeta sallallahu alaihi wasallam kung pwede ba na siya ay humingi ng kapatawaran sa kanyang tatay, ay pinahintulutan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa siya ay namatay na naniniwala sa tauhid, siya ay namatay na ang kanyang relihiyon ay relihiyon ni Propeta Ibrahim alaihi salam, relihiyon na ito ang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Kaya ang kwento ni Zaid bin Amr nung siya ay pabalik sa Makkah at naramdaman niya na malapit na ang kanyang kamatayan, ay siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala bago ang kanyang kamatayan
ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ya Allah, kung hindi ko man maabutan ang paparating na sugo na isusugo mo, ay Allah, ay gawin mo ang aking anak na si Sa'id bin Zayd na maabutan niya ito at paniwalaan niya ito. So ito ay panalangin ng kanyang tatay, panalangin ni Zayd bin Amr sa kanyang anak na si Sa'id, ni Sa'id bin Zayd. So dahil dito ay si Sa'id bin Zayd, dahil sa pagkakakilala niya sa kanyang tatay na siya ay sumasamba sa nag-isang tagapaglika, ayaw niya, kinamumuhiin niya ang pangapagsamba sa mga ributo, ay yun ang kinamulatan niya. Kaya nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dala niya ang dakilang mensahe na pagsamba sa nag-iisang tagapaglika kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay kabilang siya sa pangsyam na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso, na siya ay nabubuhay pa dahil kabilang siya sa pinakaunang mga nagmuslim. Kabilang siya sa pinakaunang nagmuslim at ang kanyang asawa na si Fatima bint al-Khattab, ang kapatid ni Umar ibn al-Khattab na si Fatima, na naging dahilan ng pagmumuslim ni Umar ibn al-Khattab. Dahil sa panahon na nakita ni Umar ibn al-Khattab na ang mga pamilya sa Makkah ay nagkaroon ng pagkakawatak-watak dahil sa ang mga ibang mga magulang, ibang pamilya ng mga Quraysh, kapag nagmuslim ang kanilang anak o kanilang kamag-anak, ay pinapahirapan nila ito. At dahil dito ay naisipan ni Umar na patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para matigil na ang ganitong sitwasyon. Ngunit nung siya ay papunta doon, hinahanap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nakita niya ang isa sa mga sahaba na kung saan siya ay nagtatago sa kanyang pagmumuslim. Tinatago niya ang kanyang pagiging muslim na ang kanyang pangalan ay si Nu'aym. At sinabi niya, nasaan ka papunta ya Umar? Sinabi ni Umar, napupunta ako kay Muhammad, papatayin ko siya. Sabi niya, baka ikaw ay gantihan ng pamilya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bago mo gawin yon, ay linisin mo muna ang iyong tahanan dahil nagmuslim ang iyong kapatid. At pinuntahan niya ang kanyang kapatid na si Fatima bint al-Khattab, at kabilang ito sa dahilan ng kanyang pagmumuslim, at ito ginabayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos itong mabasa niya ang ibang mga talata ng Quran na ito ay dala ni Sa'id bin Zayd at ni Fatima bin al-Khattab, na kabilang sila sa mga naunang nagmuslim sa Makkah. So kabilang si Sa'id bin Zayd at ang kanyang asawa na si Fatima na kapatid ni Umar bin al-Khattab sa mga naunang mga nagmuslim sa Makkah. At naging dahilan ng pagmumuslim ni Umar ibn al-Khattab pagkatapos ng gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang asawa ni Sa'id bin Zayd na si Fatima bint al-Khattab, na kabilang sa mga naunang nagmuslim sa Makkah. Si Sa'id bin Zayd ay nakasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng labanan, maliban sa labanan ng Badr, dahil sa labanan ng Badr ay mayroong misyon na kung saan pinagawa sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ay natatangi na pinagawa niya kay Sa'id bin Zayd. At pagkatapos nito ay may mga labanan na kung saan pagkatapos ng Badr ay kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Sa'id bin Zayd. Patunay ito sa pagiging dalisay nila sa pagsunod at kanilang tinatog na pagsuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dalang mensahe na ito, ang relihiyong Islam. At kapag sinabi natin na labanan, hindi ibig sabihin na ang mga Muslim ay sila ay nagpapalaganap ng Islam sa pamagitan ng espada, kundi yan po ay mga salita lamang na ibinabato sa Islam. Bagkus makikita natin sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa labanan ng Badr, ang gustong umatake o gumawa ng masama sa mga Muslim ay ang mga hindi mananampalataya. Sila ay lumabas mula sa Makkah papunta ng Madina. Kaya doon sila nagkita sa Badr. Sa labanan ng Uhud ay ganun din, na ang mga musyrikin na mga Quraysh ay sila ay pumunta sa lugar na Madina. Kaya doon sila nagkaroon ng labanan sa labanan ng Uhud na ito ay nasa Madina. Ganun din sa iba pang mga labanan katulad ng Khandaq, yung tinatawag na nag-ipon-ipon ng mga hindi mananampalatayang Quraysh, at ito ay sa Madina. Halos karamihan ng labanan ay sa Madina dahil sila ng mga hindi mananampalataya ay gusto nila na tinatawag na ipahamak ang mga mananampalataya, lalo-lalo na sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa nakita nila na ang relihiyon ito ay tunay
na relihiyon na napakabilis ang kanyang pagdami, na kung saan ito ay maaaring makasira sa kanilang kapangyarihan o kaya ay sa kanilang tinatawag na sa kanilang sariling kagustuhan. So dahil dito ay gusto nilang sirain, ngunit hindi pumayag ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang nangalaga sa relihiyon na ito. Si Sa'id bin Zaid, katulad na nabanggit natin, na nakasama niya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng labanan maliban sa labanan ng Badr dahil siya ay mayroong misyon na pinagawa sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun rin, nakabilang sa mga kainaman ni Sa'id bin Zaid ay kabilang siya pangsyam siya sa binalitaan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng paraiso na siya ay nabubuhay pa dito sa mundo. Ibig sabihin ay nagbigay ng garantya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay tao sa paraiso. Kabilang sa kainaman ni Sa'id bin Zaid ay katanggap-tanggap ang kanyang panalangin. Kapag siya ay nanalangin, ay tatanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang pananampalataya at tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa naikwento dito ay mayroong isang babae na tinatawag na Arwa bint Uwais na kung saan siya ay nagpanggap, nag-angkin na mayroong kinuha si Sa'id bin Zaid na kanyang lupa. Dahil si Sa'id bin Zaid ay humaba ang kanyang buhay dahil kabilang siya sa mga kabataan sa panahon na yun na kanyang pagmumuslim. At dahil dito ay inabutan niya ang tinatawag na khilafa ng Umayyah. So dahil dito, mayroong isang babae na nagpanggap na sinabi niya na si Sa'id bin Zaid ay meron siyang kinuha na lupa sa akin. At nung ipinatawag sila ni Marwan bin al-Hakam para sa kanilang para hatulan sila, ay nagsalita itong sahaba, isa sa pinakamamahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Sa'id bin Zaid. Sabi niya, ako ay kukuha ng lupa sa babae na ito. Ako ay mag-aangkin, kukuha ng lupa na hindi sa akin, na ako ang nakarinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na sino man ang kumuha ng lupa na kahit isang dangkal lamang ay ito ay ipapadala sa kanya sa kanyang liig sa kabilang buhay ang pitong angkat ng lupa o pangkat ng lupa sa kabilang buhay. Ako ang nakarinig kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ng parusa na ito at ako ay kukuha ng kakaunting lupa sa babae na ito. Subhanallah. Kaya sinabi sa kanya ni Marwan na pagkatapos ng yung sinabi ay hindi na ako hihingi sa iyo ng katibayan pa. Kaya nanalangin itong si Sa'id bin Zaid na sabi niya, Ya Allah, kung siya ay nagsisinungaling ang babaeng ito, ay pahabain mo ang kanyang buhay at tinatawag na nanalangin siya na mabulag ang babaeng ito at siya ay mamatay sa kanyang lupa. At nabanggit ng mga ulama sa history na ang babaeng ito ay humaba ang kanyang buhay at ang babaeng ito ay nabulag at isang beses ay nahulog siya sa isa sa kanyang mga lupa at doon ay inabutan siya ng kamatayan. Isa ito sa mga patunay na kapag ang isang taong inaapi ay katanggap-tanggap ang kanyang panalangin. Kaya mag-ingat po ang isang tao na siya ay makapang-api dahil ang pang-api ay isa ito sa mga gawain na napakadelikado dahil ang taong inaapi ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na katanggap-tanggap ang kanilang panalangin. Ang naglalakbay, ang magulang sa kanyang anak at ang taong inaapi ay tanggap ang kanilang panalangin. Walang harang, diretso ang kanilang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si Sa'id bin Zaid ay inabutan ng kamatayan si Sa'id bin Zaid, hindi yung kanyang tatay. Si Sa'id, ang kanyang tatay ay si Zaid bin Amr na kung saan hindi pa niya inabutan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit siya ay nanatili sa pagsamba sa nag-isang tagapaglika na relihiyon ni Propeta Ibrahim. Ito ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Sa'id bin Zaid ay inabutan ng kamatayan sa lugar na Al-Aqiq, ngunit siya ay dinala sa Madina at nilibing sa Baqi sa taon ng 50 ng Hijri calendar at sa edad na lalagpas sa 70 taon ng kanyang edad. So kabilang siya sa mga humaba ang buhay si Sa'id bin Zaid at kaya na nasabi natin na siya ay kabilang sa 10 na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa mga kabilang sa tao sa paraiso na siya ay hindi pa namamatay.
siya ay nabubuhay at binalitaan na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kabilang sa kanyang mga kainaman ay kabilang siya sa malapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganoon din nakatanggap-tanggap ang kanyang panalangin nung siya ay nabubuhay pa. Ito po ang napakaiksing kwento ni Sa'id bin Yazid na kung saan marami tayong mga aral na mapupulot dito. Nawa ay maisabuhay natin kung ano yung mga magagandang aral na mapupulot natin sa kwento ng mga sahaba kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang patuloy na patnubayan gabayan at tayo makapagsagawa ng mga pagsamba sa buwan ng Ramadan at ito ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat na bumati sa inyo. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.